mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Nakangiting umupo si Stephanie sa kanyang cubicle sa bagong opisina na pinapasukan niya. Kagagraduate niya lang kasi sa kursong business management noong nakaraang buwan. At ito ang uni niyang trabaho, kaya naman walang pagsidlan ang sayang nararamdaman niya ngayon. Hello, ako si Steph. Anong name mo? Masayang tanong niya sa kanyang katabi. Ah, ako si May. Simpleng sagot naman ito. Kahit tila walang pakialam ang kausap, ay tuwang-tuwa siyang tumango at sinimulang isalansan ang mga kagamitan niya sa opisina. Maya-maya pa ay pumasok ang isang matandang babae. Sa itsura pa lamang nito ay masasabi ng mataas ang posisyon ng babae dahil sa makinis na kutis nito. Elegante rin ang pananamit nito at maging ang kilos ay napakainhin. Ayan ang boss natin. Nakakainis nga ang matandang yan eh. Ang tagal-tagal na, wala pa rin napopromote sa amin dito. Kesyo wala rin mapili. Sus! Iritang sabi ni May sa kanya. Hoy, huwag ka namang maingay. Baka marinig niya tayo. Ayan lang siya oh, katabi lamang natin siya. Saway niya pa sa babae. Bingi yan! Sabi pa nito na sinabayan pa ng napakalakas na tawa. Kahit na, alam mo ba na boss natin siya, kaya dapat irespeto pa rin natin. Sabi niya rito at inirapan lang siya ng babae. Ilang buwan ang lumipas ay ginagawa naman na maayos ni Stephanie ang kanyang trabaho. At hindi siya nakikisali sa mga kasamahan kapag pinagtatawanan ng mga ito ang kanilang boss. Minsan ay harap-harapan pang tumatawa mga ito. Wala namang kibo ang matanda. Dahil siguro ay hindi nito naririnig ang mga sinasabi ng mga empleyado. Iniisip ng iba na wala siyang pakisama. Pero hinaya na lamang niya ang sinasabi ng mga ito. Boss man nila o hindi. Hindi niya matatanggap na mambastos lalo na ng mga taong may kakulangan. Isang araw ay pinatawag siya na matanda sa opisina nito. Daan-daang pumasok si Stephanie. Naabutan naman niya matanda na nakangiti sa kanya. Good morning po ma'am, magalang na sabi niya. Medyo nilakasan niya ang boses para marinig siya nito. Maupo ka, sabi ng babae. Umupo naman si Stephanie sa upuan sa tapat ng table nito. Ipinatawag kita dahil gusto kitang batiin. Ikaw na pili kong maging assistant manager. Congratulations on your promotion, nakangiting sabi nito at kinamayan pa siya na matanda. Tulala naman ang babae at hindi makapaniwala sa kanya narinig. Bakit po ako? 6 months pa lang po ako dito ma'am. Marami pa po akong hindi natututunan ma'am. Tapat na sabi niya. Wala namang nagsisimula sa itas iha. Lahat tayo nagsisimula sa wala. Matututo ka rin. Kita ko sa iyo na mahal mo ang trabaho mo. At bukod pa doon, nasa iyong pinakamagandang katangi ang nakita ko. Marunong kang rumispeto iha, sabi nito. Sa totoo lang ay medyo nagtataka na siya. Para kasing mahina lang naman ang pagkakasabi niya ng mga salita kanina, pero nakakasagot ito na maayos. Iniisip na lamang niya na baka may suot na hearing aid, kaya agad na nakakaintindi ito. Tila naman naintindihan ng babae ang iniisip niya. Natatandaan mo bang sabi mo 6 months ago na dapat ay irespeto pa rin ako? Nakangiting sabi nito. Narinig niyo po? Hindi po kayo bingi? Gulat na sabi niya. Umiling naman ang matanda sa kanya. Nagpanggap ako para lumabas ang tunay na ugali ng mga empleyado ko. Ang isang assistant manager ay dapat na marunong gumalang sa kapwa sa kabila ng kanyang kapangyarihan. At saya ko nakita yun. Congratulations sa iyo. Tila isang panaginip naman ang lahat. Hindi inaasahan ng dalaga na sa simpleng pagrespeto na ginawa niya sa kapwa. Ay ito pala magdadala sa kanya ng napakalaking tagumpay. Kayo, ano ang masasabi mo sa kwentong ito? Ibahagi mo naman ang iyong sagot sa comment section sa ibaba. At maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa aking video. So once again, inuulit ko, si Tamokski TV ito. Maraming salamat sa inyong pagsuporta ulit. God bless and ingat!